kaligtasan, siya'y papunihan, Diyos ng lahat o papuni. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaintasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaintasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang pinagbuklod na komunidad ng Puong Nazareno, nasa ikalimang linggo po tayo sa karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa sa salita ng Diyos, tayo'y hinirang ng Panginoon. Tayo'y pinili niya upang kahit na tayo mahina, marupok, mga makasalanan, ipinagkatiwala niya sa atin ang pamamahagi ng mabuting balita. Ikalat isiwalat ang Ebanghelyo sa kapwa natin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdanian, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinag pupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Putong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakopo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatad sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay, laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig, ay nayanig ang pundasyon ng templo. At ang loob nito'y na puno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang baga ay idinakit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng kasala. Napawi ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sinong aking ipadadala
Sino ang aking susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako puon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Puon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itunulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikaw ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Puon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, puon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Puon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y, naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liba na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro sa kasalabing dalawa. Pagkatapos, napakita rin siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkatitipon. Marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagala ko ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin.
Kaya't, maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot ka at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya, at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din, sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga kasosyo ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kayong matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Kay Kristo lahat ay kaya, sa mga tao magmalakaya. Kay Kristo lahat ay kaya, sa mga tao magmalakaya. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating mga pagbasa, ang salita ng Diyos, ay ukol sa pagpili, paghirang, itinalaga ang isang tao
na akala niya ay hindi siya karapat-dapat para sa isang misyong in grande, iligtas ang sanlibutan, ikalat ang mabuting balita, ipalaganap ang ebanghelyo ukol kay Jesus. Iwan ang mga, ang mundong kilala mo at pupunta ka sa lugar na hindi mo namang kabisado. Ngunit para sa Kanya, susunod ka. Ang ating kataga ay mamamalakaya. Kahit tayo Pilipino, di naman natin naririnig yung magmalakaya sa ating pang-araw-araw na pangungusap, pananalita. Siguro, malalim na Tagalog. Alam natin yung mangisda, hindi po ba? Kahit sinabi kay Simon ni Jesus, pumalaot ka. Tayong nandito sa loob ng syudad at wala naman sa ating mangisda. Alam natin yung mangisda, nanguhuli ng isda. Pumalaot, pumunta ka sa laot, pumunta ka sa dagat upang mamingwit ng isda, manghuli ng isda. At yung isda, iniihaw at kinakain. Yan. Ano ba yung mamalakaya? Ang mamalakaya ay hindi lang malapit sa Pampangan. Pupunta tayo sa gitna ng lawa, sa gitna ng dagat, sa gitna, mas malayo pa, sa gitna ng karagatan. Naku, malayo na yun. Dapat marunong kang lumangoy at nakakatakot na. Yan ang bilin, yan ang utos ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Yan ang magmamalakaya. Bilang Makata po ako, kaya kung kasama siya. Kaya magmalakaya. Kaya kung kasama siya. Kaya piliin siya. Kuya si Jesus. Yan po yung mensahe kong patula. Ang ating mga kwento, unang pagbasa, Propeta Isaias. Naku, nandiyan yung mga anghel na sinasamba ang Panginoon. Santo, 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 banal, 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 ang Diyos makapangyarihan. Mga anghel yan, mga dalisa yan, mga malilinis. Tinawag si Isaias. Hindi siya karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Ang sabi niya, ako'y taong madumi ang bibig. Kasama ko, kabayan ko, mga taong madudumi ang bibig. Hindi ko po alam ang interpretasyon ng maduduming bibig. Maari na, sa akala natin, akala ko, basta maduduming, madumi ang bibig, mga chismoso, mga chismosa, mga marites, mariposa. Ano balita? Ano latest? Baka yung taong nagmumura, malulutong ang mura. Diba? Madumi ang bibig eh. O kaya yung nagagalit, kumukulo yung dugo. Ha? Hindi ko po alam, Maria, chismis, pagmumura, hindi magaganda ang nanggagaling namumutawi sa bibig, sa labi. Kakaiba sa mga kanta ng mga anghel. Makasalanan ako. Ngunit, kung pipiliin niyo ako,
ako po'y tutugon. Yan po si Isaiah's unang pagbasa. Ang pangalawang pagbasa, unang Korinto, halimbawa ni Pablo. Ang Diyos nagpakita kina Pedro, kina Santiago, sa mga apostol, 500 sa mga disipulo, pagkatapos siyang muling nabuhay, nagpakita. Kahuli-hulihan, yung aparisyon, nagpakita ang Panginoon sa akin. Ako'y hindi karapat-dapat. Karapat-dapat. Hamak ako. Ako pinaka maliit sa kanila. Bakit? Kung si Isaias, chismoso, nagmumura, magalitin, madumi ang bibig, si Pablo, inusig ko ang simbahan. Hinuli ko ang mga Kristiyano. Ipinabilanggo ko ang mga Kristiyano. Nilagay ko sila sa bilangguan. Yung mga Kristiyan, inusig ko, persekusyon. Hindi ako karapat-dapat, ako'y makasalanan. At si Pedro sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, inutusan si, pumalaot ka! Mabigat na Tagalog yan, pumunta sa laot, sa baybayin. Pumunta ka pa doon, sa malayo. Ihulog mo ang lambat sa loob-loob ni Pedro. Eh, sino ba itong nagsasalita, itong karpintero nito? Ano ba profesyon mo? Ako'y manging isda, ang pinakamainam na manghuli ng isda sa gabi. At buong gabi kami nagpagal, nagpagod. Wala kaming nakuha ni isang isda. Pero sinabi ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi niyo, Panginoon, gagawin ko po. Mabigat pa sa kalooban niya. At nung dalawang bangka na puno ng mga isda, nagtawag pa sila ng mga barkada, tulungan niyo po kami. Hindi na namin mahatak yung lambat. Yung mga kabarkada niya, yung mga anak ni Zebedeo, mga kasama pa, napupuno na sa bigat ang lambat at ang mga bangka. Minaliit niya ang Panginoon. Yun ang kasalanan niya. Minaliit niya. Nagpatira pa si Pedro. Lumayo kayo sa akin sapagkat makasalanan ako. Ito po, sa mga naglilingkod sa simbahan ngayon, international na, global na, pandaigdigan na ang tawag. Napakadami na ng mga nagmamahal sa Nazareno. Ngunit sino ba ako? Sino ba tayo? Makasalanan din ako. E sa panahon ngayon, social media, maliit lang nakasalanan. Viral! E sino bang walang kasalanan? Lalo na ngayon. E noon, matatago mo pa. E ngayon, i-Google mo lang. Sige, ilagay mo, i-Google mo. Hernando Coronel. Ano lilitaw doon? Meron bang iskandalo dyan? Natatakot ako. Napaka lawak ng dapat gawin. At ang mga hinihingi ng tao. Ako'y tao lamang. Mahina din ako. Napapagod din ako. Nagugutom din ako. Yan po. Ha? Kaya kung kasama siya. Hindi naman ako eh. Siya. Mapahiya ako. Makalimutan ako. Mabaliwala ako. Hindi naman ako. Siya. Kaya, mamalakaya. Kaya, kung kasama siya, magtiwala tayo. Huwag niyo sabihin na, sino ba ako? Ordinaryo lang ako. Yan, mas magaling yan. Yan, mas matalino yan. Maraming abilidad yan. Sinabi ng Panginoon, ikaw, kaya kung
kasama siya. Kaya, minsan din, naisip ko rin sarili, minsan din, ano kaya kung di ako nagpare, kung nag-asawa ko, yung nagtatrabaho ako, katulad ng buhay ninyo. Nagtatrabaho, may pamilya, may anak, sinisikap 3 beses na magkaroon ng pagkain sa mesa, may edukasyon, ayan, ano kaya? Papasok sa isip mo. Kaya nga, pipiliin ng tinawag. Kaya lalo na ngayon, maraming mapagpipilian. Kaya, pipiliin si Jesus araw-araw. Papasok yan. Sino pipiliin mo? Kaya, pipiliin si Jesus. Una, mamalakaya. Kaya, kung kasama siya. Kaya! Malakas tayo. Hindi tayo, may mga kulangan tayo, pero bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Kaya, piliin si Jesus araw-araw. Panginoon, ngayong araw na ito, bukas, sasariwain ko ulit pangako ko. Ngayon, pipiliin ko kayo, kaya, para kay Jesus tayo. At Kuya si Jesus. Kuya si Jesus. Kailangan ko ng gabay. Kailangan ko ng tulong. Ako'y nadadapa. Paano ba ito? Marami din akong tanong. Marami din akong question. Maraming pinapagawa yung mga tao. O nasaan ba yung plano? Di naman ako Diyos. Di naman ako eksperto. Kailangan may tutulong, may gagabay. Kuya si Jesus. Sa mga pagbasa, Isaias, Pablo, Pedro. Ngayon, ako, tayo. Kaya natin kung kasama siya. Kaya. Huwag mo isipin yung kahinaan mo. Kaya. Kaya, araw-araw, bukas, ulitin natin. Kaya, pipiliin natin ang pagtataya ng buhay. Kaya si Jesus. At kung kailangan natin ng tulong, Kuya si Jesus. Kuya si Jesus. Tutula na po ako. May cellphone na ako ngayon. Cellphone na dati, libro ko. Ngayon medyo high-tech na, ha? Si Jesus, justisya, siyang penitensya, atin siyang konsyensya, ang misa'y memoria, magandang istorya, kay Jesus pumasya, siya ang ating grasya, siya ating biyaya. Tayo ay malaya, lahat naging kaya, sa kanya tumaya, si Jesus mayaya, lahat ay masaya, sumampalataya, o kaaya-aya, o magmalakaya. Magmalakaya, espelengin natin ang magmalakaya. M-A-G-M-A-L-A-K-A-Y-A. M, mangisda ng tao. A, aral ni Jesucristo. G, gabayan tayo ng Ebanghelyo. Mabuting balita ipahayag. A, awit ng papuri. L, lumakbay at humayo. A, alamin ang katikismo. K, kaharian ng Diyos ibalita. A, alagaan ng dukha. Y, yaman ng langit ipakita. At huling letra po, A, aleluya, ating kanta. Aleluya, ating kanta. Sa tulong po ni Maria at ni San Jose,
May santo po para sa araw ngayon, isang misyonero si, meron tayong imahin sa ating dambana, si San Pedro Bautista. Mga santo ang tumutulong tuwing may pandemya, lalo na San Roque. San Roque, mahaba na po ang aming paglalakbay sa pandemya. Wala na pong lockdown. Kumari po, wala nang bagong variant. Nawa po, tayo po'y kayanin natin ito. Magmalakaya tayo. Ikalat natin ang mabuting balita ukol sa ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap, maisabuhay ang iyong pag-ibig na kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso kaming mananalangin, Panginoon, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan ay hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masasamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataan na nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19 ng buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, lalo nawa naming mahalin ang bawat isa na siyang aming danrin upang mas lalo kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narin
hinapay, bunon ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alag at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalo mo ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang yung angkang may tungkuling maglahat ng yung dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, San Pedro Bautista, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pakalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Itong alon sa dagat
tulad ng ating buhay. Kung minsan ay tahimik, kung minsan ay magalaw, ganyan ang ating buhay. Kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hilahil, mayroong kalikayan. Itong alon sa dagat, tulak ng hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y bathin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayumong o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang. Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay hulihin. Humayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay hulihin. Paalaala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binigay, kami ni loob mong makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin kay San Roque, pintakasi ng mga o pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ika'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ni lumang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamintang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, padalayan mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikalong ibig at paglilingkaran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.